Hey, what's up mga kuys? It's me, Matthew Emmanuel, and welcome back to my channel. So today is July 14, and for today's video is nakita nyo naman sa title na mag-unbox tayo ng panibagong product and cellphone yung i-unbox natin. So this is our second unboxing video, and yung first unboxing video nga natin is in-unbox natin yung cellphone natin na ginagamit ko nga ngayon na pang film, which is the Huawei Y9 2019. So ang i-unbox natin is the Realme C3 na nirelease nga noong March 2019. Pero bago muna tayo simula is pasok muna intro. Hold up. Pala yung balot na pinaglagyan ng cellphone na binili nga natin kanina. AudioNet yung pangalan, and di ko alam kung ano tong AudioNet na to. Pero nakaka-disappoint lang kasi na low class packaging yung ganito. Hindi siya yung original box ng Realme. Pero okay lang yan kasi cellphone naman yung habol natin. Pero bago muna tayo pumunta dun sa phone is, i-haul ko muna sa inyo yung mga previous na binigay. So ito nga pala yung unang freebie na binigay, ito yung monopod na selfie stick, and papakita ko yung laman niya sa inyo. So ito siya, yung typical na monopod, and pink yung color niya, and automatic rin siya. Ilalagay mo na lang yung cellphone mo dyan, dito kakabit mo sa audio jack, tapos pwede mo siyang pindutin, kaya kahit ganun, pwede siyang magamit. So ang second naman na freebies na ipapakita ko sa inyo is gray, and may iba-iba rin yung variant ng kulay niya, merong black, blue, and red, and gray yung napili natin kasi gray rin yung box ng Realme, para terno rin siya, and may mga laman to, ipapakita ko sa inyo isa-isa. So unang laman nito is notebook, tatlong notebook siya, kaya pag bumili kayo sa Realme is pwede na kayong mag-aral. So itong, wait lang, itong notebook na to is may spiral and may pang elementary notebook. And meron pang mga laman yan katulad nitong ruler ng bunting, tapos itong Crayola. Tapos meron pa. Oh, ito pantasa. So yun lang yung laman ng bag. And nagkakalat na ako dito sa side. So yun lang, ito nga yung laman ng bag. And pumunta naman na tayo dito sa, ano, dito pa sa, meron pa kasi yung promo yung Realme na Ito yung power bank nila, pero binili rin to, kasama rin to sa babayaran, pero hindi mo na isasama dun sa pinang-down mo kasi nag-home credit lang naman. And isasama na yung bayad dito sa monthly bill mo. So yung itong power bank is, ang tatak niya is ROMOS, na kilalang brand naman talaga. And 20,000 milliampere, kaya magagamit mo talaga siya pag nag-travel, lalo na pag nag-field trip, and magagamit mo siya at makaka-full ka ng cellphone, ng limang cellphone. So ito yung itsura niya, kulay puti siya, ay hindi siya nagpo-focus kasi light lang yung text. So yun nga, nakalagay ROMOS. And tatlo yung pwede mo sa kanyang pagsaksakan. Meron siyang Type-C, meron siyang USB, ano, yung pang Android siya. Tapos di ko alam kung ano to. Ay, ito pang iOS pala, ito yung pang mga iPhone. Tapos dito mo siya, at dalawa yung pwedeng cellphone na ma-charge mo one at a time. So yun lang, and punta na tayo sa Realme C3 unboxing. So ito yung box, and makikita natin sa harap is yung 3, and dito yung product name niya, which is the Realme. So, dito naman sa gilid is may Realme 3 na pangalan, dito rin sa gilid is may Realme 3. Sa baba is may parang barcode dyan na hindi ko alam kung para saan. And dito naman sa likod is nakalagay yung manufacturer, yung IMA, and yung kung ano-ano ba dyan. And konting specs. So yun lang. And punta na tayo dun sa unboxing. So ito, i-unbox na natin siya. So, pag in-unbox mo siya, is makikita mo yung isa pang maliit na box na makikita natin yung product name nga na Realme. And may mga logo dyan ng social media accounts nila. Ito, may Twitter, may Facebook, may YouTube, tsaka may Instagram. So, ang ganda lang ng packaging ng Realme kasi iba yung kulay niya sa mga ibang brand ng cellphone. Kasi dito, grabe unique siya kasi yellow tuloy. May pagka-gold siya, tas nag-gray. Kaya ang ganda lang ng packaging niya. Masarap sa mata. So, yun, natitikman mo gamit yung mata mo din, charot lang. So ito nga, proceed na tayo sa small box. So makikita natin unang-una is merong soft case siya, and sobrang na-impress ako sa soft case. Hindi pala ito soft case, shockproof case. May pagka-shockproof case siya, so nabubulol na po ako. And yun nga, ito meron tayong quick guide dyan. Ayan, kaya mag-focus. Yan, quick guide. Tsaka itong important information guide na hindi naman po talaga natin binabasa, kaya yun muna yan. And yun na nga, ito dito makikita natin sa likod is yung pin niya, kaya buksan natin yung likod. So ito yung, ayan na nga, yung famous panundot ng bayan. Ayan po ang laging ginagamit sa pagsundot-sundot ng ano, ng SIM card eject.
SIM card tray, yun. And yun, ito, makikita na natin yung cellphone. And mas na-excite ako. Pero hindi to sa akin na. Hinaram ko lang to para may makontent tayo dito sa channel natin. And na-excite ako kasi titingnan natin kung ano nga bang nilalaman itong C3. Kung yun nga, kung ma-impress ba tayo o yun. So meron din siyang maliit na box dyan na, ayan. Kaya maganda talaga. So bago muna, iset aside muna natin itong cellphone and proceed muna tayo dito sa mga accessories. Accessories! Accessories! Yun. Accessories. So, grabe, nabubulol na ako dito. Sobrang nabubulol sa masalta. So, ito, makikita natin dito is, meron siyang wall adapter and meron siyang, ano ba to? USB cable. Oh, yun. USB cable na pang Android pa rin. And, ano, USB... Ano ba tawag dito? USB cable na, alam mo yung typical na ano, pang Android, and nadidisappoint ako kasi dapat sa mga gantong phone is dapat Type-C na para high class na siya. Kasi mas maganda kasi yung Type-C, pwede mo balibalik na rin pag nag-charge ka. So yun lang, wala nang laman and ang tigas nitong box, pwede na mo itong ipanghampas. So nadidisappoint din ako kasi wala siyang earphone sa halagang 7,990 i-round up na natin ng 8,000. So yun nga, itong Realme C3 nagkakahalaga nga siya ng 8,000 pesos. And nabili to kanina dun sa SM Valenzuela, dun sa official store ng Realme C3. And yun, proceed na tayo sa cellphone. So dito sa cellphone is may plastic siya, kaya napaprotektahan niya yung cellphone. So, ito siya. Kunin na natin siya. Ayaw niya magpakuha. Ayan. Ayaw niya magpakuha. So, ito pala dito. May mga nakalagay dyan na warning. And may parang, ano tawag dito? Resibo ba yan? Ay, may mga manufacturer. So, yun. Punta na tayo sa cellphone. So, proceed na tayo dito sa phone. And may tempered glass na rin siya. Pinaglagyan kanina. Nagkakalaga siya ng 150 pesos. Pero medyo manipis lang yung tempered niya. And may case na rin siya para hindi siya magasgasan and hindi malagyan ng fingerprint. Kasi pag Realme daw sabi na mabilisan siyang maano ng fingerprint. Kaya yun. So, bibigyan ko muna kayo ng quick tour dito sa cellphone. So, dito, tunayin muna natin dito sa likod is itong camera niya. Itong main camera niya is may gold lining. Yan, dalawa yung gold lining niya kung nakikita nyo. And dito, yung pangalawang camera niya is yan lang, simpleng camera lang. Tapos merong flashlight. And dito sa likod is may fingerprint sensor din. Tapos dito naman sa right side ko na left side nyo is makikita natin yung power button. Tapos dito naman sa left side ko na right side nyo is may makikita tayong volume button. Dalawa siya. Etong plus plus minus. So pag palakas and pahina ng volume, alam niyo naman yan, basic lang yan. And dito naman sa baba is makikita natin yung audio jack o yung saksakan ng earphone. Tapos meron ditong mic. May internal mic siya diyan, dalawa yung butas. And dito, merong saksakan ng charger o kaya yung USB port. And dito makikita natin is may speaker rin siya. So ito lang naman yung basic ng phone niya. Ito lang, pinicture ko na sa inyo. And dito rin pala sa likod is may makikita tayong IMEI dyan and manufacturer. Sobrang liwanag. Ayaw niya na mag-focus. So, yan. And habang binubuksan natin tong cellphone, yan, habang binubuksan natin siya is magbibigay ako ng specs sa inyo. Kaya, yun. The Realme C3 has 6.22 HD plus display and dewdrop notch display. 1520x720 pixels. 3GB RAM plus 64GB internal storage. 13 megapixels front camera. 13 plus 2 megapixels rear camera. Color OS version 6 and Android 9 Pie. Have a capacity of 4,230 mAh battery. Kumutan ko rin palang sabihin na nakalagay yung SIM card tray dito sa left ko na right side nyo. And yung camera niya pala dito sa front is circular na katulad nung sa
Oppo and Vivo, kaya maliit na lang talaga yung notch niya, kaya pang full screen na talaga yung itong itsura niya. And itatry naman natin ngayon yung fingerprint and face unlock, pero unahin muna natin yung fingerprint. Tatatry na natin yung fingerprint. Dito nyo makikita kung bumukas na nga ba yung skin. Tapos dito ipapakita ko pag pinipindot ko siya. So, ayan. So, yun, mabilis talaga yung pag-unlock niya. At ulitin pa natin. Ayan, pawala talagang 1 second is unlock na siya. So, ayan, tingnan nyo talaga. Diba, ganun lang kadali yung pagbukas nito gamit yung fingerprint. And itry naman natin yung face unlock. So, tingnan natin siya. So, tapos na. And try naman natin i-unlock yung phone gamit yung face unlock. So, ayan. 1, 2, 3, go. Na-unlock niya kagad. Ulit. So, yun. Na-unlock kagad niya. Ulit. And wala pa talagang 1 second is na-unlock na yung phone. So, tingnan natin. O, diba? Na-unlock siya ulit. O, hindi kayong pinipindot, ah. Ulit. Yan. So far so good, mabilis sila. Mabilis yung fingerprint and yung face unlock. So yun, maganda naman siya. And next naman is ituturo ko kayo sa camera. Ito tayo sa camera, makikita natin unang-una is yung photo. Meron ding portrait and syempre may video at i-front cam natin at marami pa tayong makikita sa portrait. So, makikita natin sa portrait is may panorama and time lapse din. And dito pag tinitingnan natin yung mukha is merong natural reset, smoothen, thinner face, smaller face, chin, bigger eyes, smaller nose, touch up, and 3D. So, ibakam na natin siya. And yan, dito sa taas is makikita mo yung flash, itong chroma boost, yan para mabuhay yung kulay. And meron ding filter, ayan yung makikita ka dyan, original line. Basta madami dyan, yan, kalkalin nyo lang siya. And dito naman sa upper right is may settings din. So yun, tapos dito sa video, yan, pwede mo ma-adjust ng 720p and 1080p, kaya pwedeng malinaw rin yung pagbibideo mo. So, dito sa 3 lines is, meron kang makikita na nightscape, panorama, expert, time-lapse, and slow-mo. So, yun lang naman yung content nitong camera ng Realme C3. Ito yung environment ng Realme C3. So, ayan yung homepage niya. And pag ini-swipe mo siya, is may makikita ka pang mga apps. And pag ini-slide up mo naman, is makikita mo lahat ng apps dyan. So, dito naman is pag binaba mo, is makikita natin yung notification bar. And may mga nakalagay dyan na Wi-Fi, cellular data, mute, Bluetooth, flashlight, calculator, boost, night shield, Realme Share, airplane mode, location services, auto-rotate, do not disturb, power saver, and Google Assistant. And ang ganda lang kasi ng ano niya, notification bar niya kasi unique siya, hindi siya katulad ng mga ibang brand na pabilog. And ito kasi square-square siya, kaya maganda. And meron din pala, makikita mo dito yung time and date. Tapos dito makikita yung SIM card mo. Yan. So, yan lang naman. And magpapakita ko ng ilang shots and mga video dito sa Realme 3 para mabigyan natin siya ng hustisya. So, yun. Ipapakita ko na lang dyan sa screen. Hey, what's up mga kuy? It's me, Matthew Emmanuel, and gamit ko tong Realme C3 sa pagbablog, and so far so good naman yung quality. Kahit wala ka ng ring light, is maliwanag yung kuha niya sa'yo. So ito nga pala yung front video nitong Realme C3, and para sa akin is okay naman siya for small YouTubers na kagaya ko, kaya pwede na tong phone na to pang vlog. So yun lang. So, dito na nga po nagtatapos ang ating unboxing and quick review dito sa Realme C3. And sana nagustuhan nyo to. At kung nagustuhan nyo to, is please give it a thumbs up and comment kayo sa baba kung ano mga video suggestions nyo. And comment na rin kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. And may isa-shoutout pala ko, kaso isa lang. Kaya shoutout pala kay Ace Katubaw. And pinsan ko rin po siya, kaya hi po, Kuya Ace.
Kaya sa mga gustong magpa-shoutout is comment lang kayo sa baba ng hashtag shoutout me para ma-shoutout kayo sa next video. Kaya maraming maraming salamat po sa panonood and sana mag-comment kayo ng mga video suggestions para gagawin natin yan sa mga next upload. And kung di ka pa pala nakasubscribe dito sa akin channel is mag-subscribe ka na and click the notification bell para ma-update ka pag may bago akong upload. Yun lang, maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod ko ulit. See you in my next video. Bye!